Hi guys, have a nice day and thank you for watching English Carabao. So today, ang pag-uusapan po natin ay ang 9 tips and guide paano nga ba magiging isang successful na OFW or Overseas Filipino Worker. Halos karamihan ng mga Pilipino ay talagang gustong maging isang OFW o gustong makapagtrabaho abroad. Pero, paano nga ba natin maiiwasan na yung tipong kumastos ka na ng lahat-lahat, iniwanan mo ng pamilya mo sa Pilipinas, nakapag-abroad ka na at nagtrabaho, and yet, umuwi kang luhaan pa rin. Paano natin maiiwasan yung magganong sitwasyon at parang naman ma-enjoy talaga natin yung pagiging OFW natin. Yung tipong pag-uwi mo, meron ka talagang sadyang maipagmamalaki na naging isa kang matagumpay na OFW. Bilang isang OFW, pag alis pa lang natin sa Pilipinas, ang dami ng planong, alam mo yun, nakalatag para sa atin. I mean, para sa sarili natin, para sa pamilya natin, para sa mami mo, para sa magiging asawa mo sa susunod na nalalapit na panahon, at kung ano-ano pa. Pero minsan, hindi natin napapansin na may mga bagay tayong nagagawa na from the Philippines pa lang, the time na nag-apply ka at till sa nakarating ka rito sa ibang bansa at nagtrabaho na, kumikita ng malaki. And yet why, at the end of yung tapos yung kontrata natin, wala pa rin tayong naiipon. Parang nasayang lang yung mga taon na nagtrabaho tayo sa ibang bansa, pero parang mahirap pa rin tayo. Okay, so for the number one tip guys is, you have to find a job in the Philippines, papuntang ibang bansa, na you don't have to spend a fortune. So, ibig sabihin po, hindi mo kailangan maghanap ng trabaho na nangangako ng malaking sahod, pero kailangan mo namang maglabas ng sobrang laking pera na yung mga tipong kailangan mo isanla ang lupain nyo sa probinsya, kailangan mo ibenta yung lahat ng mga alahas ng mami mo, at kung ano-ano pa, yung tipong parang aalis ka ng bansa, ng Pilipinas, na iiwanan mo in napakalaking utang. At ang mahirap doon, yung tipong hindi ka pa nakakaalis, malaki na yung responsibilidad mo sa pamilya mo kasi mawawala na yung, let's say, yung maaaring pagkabuhayan nila sa Pilipinas. Lahat sila iaasa na sa'yo. Kasi nga, kailangang pagtrabaho mo sa ibang bansa, pagsahod mo, patala mo sila kagad. Kasi nga, nagaantay yung patubuan sa sinanlamong lupa. Kailangan mo padalhan ng pera yung mga magulang mo sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Yung tipong ganun, yung way of survival of your Philippines na iniwanan mo sa Pilipinas, inilagay mo sa alanganin kasi. So, kung paalis ka pala ng Pilipinas just to get that job here in abroad, sobrang pinahirapan mo na yung pamilya mo, mahirap kang makakaahon. And sometimes guys, hindi mo alam, matatapos na yung kontrata mo, hindi mo pa matubos-tubos yung lahat ng mga isinanla mo. And number two is you have to save before you spend. Okay guys, kasi nga alam natin na yung sahod natin dito sa ibang bansa ay talagang minsan sobrang laki compared dun sa kinikita natin sa Pilipinas pa lang. So iniisip natin, malaking sobra meron ako. Malaking pera akong maaaring maitabi. So minsan hindi natin napapansin kasi nga, let's say, nadideprive natin yung sarili natin sa Pilipinas pa lang na wala tayong bagong gadget lagi. Or ito naman pala, may extra pera naman ako ngayon, kaya ko nang bilhin yung mga gusto ko. Diba yung tipong, ito mga inaasam-asam ko before. So parang nangyayari, nakakalimutan nating mag-save, and most of the time, we are just focused on spending. So kailangan po ang gawin sana natin, magtabi muna tayo ng savings natin from our salary. Let's say kung magkano bang gusto nating itabi, magkano bang gusto nating ipunin. Okay? And pag naitabi na natin yon from our salary, that's the time na masasabi mong, ito na, these are the money left na maaari kong i-spend into whatever I want to buy. So, pag sinabi po nating savings, it should be at least 10 to 15% of your salary, dapat po itinatabi po ninyo yun for your savings, okay? And matitira pong sahod, dun yung pagkakasyahin yung lifestyle na meron kayo, yung bagong lifestyle na meron kayo dito sa ibang bansa. So, if you think, yung mga pangarap mong lifestyle na laging kumakain sa labas o tinitreat mo yung mga barkada mo every weekend sa mga mamahaling restaurant, hindi pasok sa natirang salary mo after taking out the 10 or 15% of your saving, it only means hindi ka pa ready for that kind of lifestyle. Okay? So, dapat,
save first before we spend. Parang mangyari ho, matapos man yung kontrata mo ng 2 years or 3 years or hindi ko alam kung may 4 years contract pa sa ibang bansa. At least, you have the savings. And if you go home, hindi ka empty-handed. Alam yun? May pera ka. Abroad ka eh. And number 3, you have to learn how to invest on properties. Alam natin guys, na halos karamihan ng mga Pilipino na nasa abroad. Kapag nakaipon na ng pera, automatic pumapasok sa utak nila, magtatayo ako ng sari-sari store. Karinderia or jeep pang pasahero. But then guys, we have to think na kung gaano ba kalaki ang maintenance ng mga ganong klaseng investments. Then for example, sa pampasaherong jeep, second hand yung binili mo, you don't know na yung pala yung makina nun ay palyado na. So sa maintenance pa lang, ilugi ka na. Imbis na tubo ang pupunta sa'yo, nangyayari, nandun ka lagi sa paggawaan ng makina mo. Paggawaan ng motor ng jeep mo, something ganyan. But then guys, if you invest on properties, we know that each year, hindi mo talaga, never pang nag-depreciate ang value ng isang property. So you can have like, for example, sa mga farmland, okay? Lalo na yung mga nasa probinsya, pwede mong bigyan ng kapital yung mga farmers natin and every harvest time, kukubra ka na lang ng tubo mo. Pwede yon. And isa pa is, maaari din yung mga house for rent. Okay? So you can, meron tinatawag silang sanlatira na maaring isang lasa yung isang bahay or ilang rooms and then just let somebody rent it out. Every month, make sure nakita ka doon. And then every end of your contract doon sa nagsanlatira sa'yo, lahat ng perang ibinigay mo sa kanya, ibabalik sa'yo ng buo. Okay? And another one, if you really have a big investment, I mean, malaking savings na, you can go for a condominium. Pwede ho kayo mag-invest ng mga ganong klaseng property. It's because guys, especially if yung kukunin mong condominium is hindi pa po nag-i-exist. Lupa pa lang. Kumbaga, they have like 5 years or 6 years time para maitayo yung building na yon. And you know guys, pag nakakuha kayo ng maaga, every year, lumalaki yung value ng units na yon. And then until such time na matapos ng buong condominium, yung nilabas mong pera is doble. So it's you can either have it rented with mga nagtatrabaho sa lugar na yon, or you can have it resell, pwede mo ibenta yung unit na yon into like what, twice or thrice double than dun sa unang perang na ilabas nyo. Okay? But then guys, tip lang po na if you're planning to get yung mga ganong investment, try to talk to those mga professional people talaga na they really understand yung takbo ng mga bayarin at kung ano-ano pang about legalities about those matters. Kasi alam natin, there are some OFWs na talagang hindi masyado alam ang tungkol doon. But then, if you have relatives, mas maganda ho talaga. Ask them on how to become a good property investors. Okay? And for number 4, invest on retirement saving plan or educational plan at ano pa mga plans that is available for you. It can be a health and insurance plan. Okay guys, we know na medyo hindi maganda ang balita sa Pilipinas when it comes to educational plan. But if you can find a company na medyo panatag ang kalooban mo na to avail an educational plan for your children, mas maganda ho yun. And alam mo yun, these are the plans where yung paghahandaan mo yung future mo. Okay, so you have the savings for this company para in case ano man ang mangyari, you have them to back up you kung alam mo yun, yung accidents happens at kung ano-ano pa. So if we have to learn how to save for our future then, and just try to find yung talagang kumpanya na pinagkakatiwalaan natin. Okay, so when it comes to retirement plan, Filipinos kasi are not actually doing it most open. And unlike kasi with Europeans and other nationalities kasi, they are more focused on mga ganon. So tayong Pinoy hindi eh. Kasi nakikita ko, like in the airport, ang dami yung mga matatanda na mga puti na all of them are just, you know, traveling around the world, enjoying their last days and time in this world. Yung tipong ganon, kung kailan sila tumanda, nandun sila, nagkaroon sila ng maraming travels. So, we Filipinos should also change into that kind of person. Na yung tipong we have to prepare ourselves habang bata pa tayo for our future. Yung time na tumanda na tayo, yung time na malalaki na yung mga anak natin and we have to send them to college. Yung tipong at least, by our savings, inare-ready natin yung sarili natin, our family, na
magkolehiyo man yung mga yan, I don't have to worry during that time kahit mawalan pa ako ng trabaho because meron silang educational plan. Because I have a retirement saving plan at kung ano pa mga plan. Mas mahal na daw talaga yung may plano. And for number 5, okay, medyo mahirap to. Okay, let's talk about remittance. Kailangan maturuan natin yung family members natin sa Philippines kung paano mag-handle ng mga remittances natin as OFWs. We know guys na minsan umaasa yung ibang pamilya natin sa Pilipinas with our remittances na lang. So parang hindi na sila gumagalaw. So we have to let them understand na yung perang pinapadala natin sa kanila is hindi siya basta-basta natin pinupulot lang dito sa ibang bansa. Okay? We have to educate them kung paano yung tamang paggastos ng mga pinapadala natin. So, sila din mismo should know how to save unless yung mga gastos sa Pilipinas. Okay? No tipong, okay, you still have to do the things na pinagkakakitaan mo dyan sa Pilipinas. Hindi keso nag-abroad na kasi si Bunso. Or it's not because nag-abroad na kasi si Kuya. You have to relax and wait for your Kuya's remittance at aasa na lang doon. So, huwag po sana tayo ganun. We have to educate them na, okay, nagpapadala ako ng pera sa inyo every month, but then I want you to have a savings and yung matitira, yun ay pagkakasahin natin. Okay? So, kung feeling natin is not enough para sa need ng buong family natin, you guys in the Philippines should do something. Baka kailangan nyo rin maghanap ng trabaho. Baka kailangan nating magkapital pa into a new business venture na pwede nating planuhin. Yung tipong ganon. So, it's not that didepende na lang sila sa ipapadala mo. Or else, wala. What if kung ikaw na nasa ibang bansa ay mawala ng trabaho, eh lahat sila umasa sa'yo sa remittance mo every month? Eh wala na, labo-labo na yung pamilya nyo kapag nangyari yon. Pag ikaw na wala ng trabaho, paano na kayo? So, by educating them to handle yung remittance mo sa na pinapadala mo sa Pilipinas, eh, hindi mo alam pag natapos yung kontrata mo, masaya kayo lahat. All of you will be happy because you have your own savings and your family in the Philippines has their own savings din. Diba? That sounds like a good news. And number 6, don't pretend to be like a millionaire na hindi naman talaga ikaw milyonaryo. Okay guys, sabi nga nila, karamihan kasi sa mga Pilipino, lalo na yung nagbabakasyon, masyadong galante. Okay? Kahit ilang libong peso pa ang dala nila, laging zero pag bumabalik na sa ibang bansa. So, dapat yata talagang baguhin natin yung mga ganyang nakagawian natin mga OFW. Kung talaga namang wala tayong pera, don't pretend. Okay? Yung tipong magyayabang ka na kailangan isang bag ng tsokolate bawat kapitbahay mo. Isang bag na mamahaling alak para sa lahat ng barkada mo. If you can't afford yung ganong pagpapayabang, don't do it. Diba? Tell them na, ito yung trabaho ko doon, I am just a waiter. I'm earning, maybe I'm earning 30,000 plus in pesos. But then, after I deduct my, alam mo yun, yung house ko, yung transportation, yung food, etc. Ganito lang din naman ang natitira. So, at least I have a chance to have vacation, to see you guys, na at least hindi nyo rin ako mamiss, I'm here. Ano tipong, the friendship still goes on, pwede naman tayong uminom, di ba? Yung tipong, saktong inom lang, you can also give something for your neighbors and relatives. Yung tipong, wag naman yung kung pwede lang naman sana, one thing for one family. Hindi yung tipong, okay, listahan mo mahaba. Tipo, nandiyan si Santa Claus. Kakarating lang ni Kuya. Di ba? Yung tipong ganon. So, kapag sinanay natin kasi yung mga tao na nasa paligid natin na every time we go home, masyado tayong galante. Every year na uuwi ka, they would really be expecting you to do the same thing. So, pero kung let's say the first time you have vacation and ito yung pinakita mong sitwasyon mo na meron ka, okay, yung simple lang, okay, yung hindi masyadong sobrang yabang, pakatotoo ka lang. It's because at the end of the day, kung ano mat mga mangyari sa'yo sa abroad, same, maaari magsarado yung kumpanya nyo, o maaari kang magsakit, and then you cannot afford to go to work anymore, yung kapitbahay mo na yan, hindi ka naman tutulungan yan pag ikaw nawala ng trabaho. So, you have to love yourself
and let people around you understand kung ano talagang totoong ikaw. So if you're not a millionaire, don't pretend to be like a millionaire, okay? And for number 8, while you are working abroad, you have to find a way to discover additional skills. Para yung buhay is not, alam mo, not boring at all. For example, you're a waiter in a restaurant, eh, trabaho bahay ka na lang if you have a chance. Let's say, you love photography, okay? So, if you have a chance, try to go to a school na nag-offer ng photography lessons, okay? Sometimes, guys, especially here in Dubai, may mga Filipino organizations na nag-offer ng murang halaga lang na, let's say, a Photoshop, or how to become excellent in using Excels, computers, or dressmaking, cooking. May mga ganong organization. Try to find organizations like that para po ma-improve yung skills mo. So, soon, you wouldn't know magaling ka pala sa photography, and then why not start a business na maging isang photographer? Diba? Yung tipong ganon. Or videographer. Let's say, may mga party. May mga tipong ganon. So, whatever new skills, eh, dapat willing kang matuto doon. You have to accept na you don't just come here in abroad as a waiter alone. Okay? You can still do things you love. Kasi you wouldn't know, yun pala yung magiging way mo para mas lalo pang, alam mo yun, maiangat mo sa hirap ang pamilya mo. Yung tipong, because of photography, amin nakilala ka. Yung tipong ganun. So, you have to learn na i-develop pa yung ibang skills na meron ka. Yung tinatago mo pang talent. Try to find it. You're still young. Di ba? Me, I only feel young. But I love photography and videography. And for number 9, which is the last tip na i-share ko sa inyo and guide para maging successful OFW, is you have to know your short, your middle, and your long-term plans. Okay, guys. Pag sinabi nating short, medium, or long-term plans, it means, teka, bakit ka nga ba naging magbansa? Okay? So, when you say plano about yourself, about your family, anong gusto mong mangyari sa buhay mo? So, for example, your new contract here in abroad is 2 years. And you're planning to like stay here for like 6 years or 8 years. So, anong plano mo? Diba? You have to know. So, for example, kailangan ba? Anong uunahin ko? I have to set priorities on things na gusto kong gawin sa buhay for myself and for my family. For example, gusto mong mapaayos ang bahay nyo. You have to give yourself a timeline. Timeline ba tawag doon? Or a time frame. Let's say, kailangan in 2 years time, mapaayos ko na yung bahay namin. Or kailangan after 3 years, makabili na ako ng kotse. Or kailangan after, before I become 40 years old, eh talagang sikat na akong businessman. Yung tipong ganun, you have to know your goal. Okay, so for example, paglapag mo rito sa abroad, eh, una pa lang, iisipin mo na kagad, teka, bakit ba ako nandito? For my family, mapagtapos ko yung mga kapatid ko. Mapagtapos ko yung anak ko. Mapaganda ko yung bahay namin. But guys, you have to know kung ilan ba kailangan mong ipunin every month. Let's say, my plan is 2 years. So, magkano salary mo ngayon? In 2 years time, pag itong tinabi ko, let's say, 1,000 dirhams per month, after 2 years, magkano na itabi ko? Is it enough or not? Okay? So, if you think it is enough, then dapat disiplinado kang itabi yun para yung short-term plan mo ay matupad. Okay? But if you think it's not, then it's either you're going to add additional more months, let's say maaring 2 years and a half, or maaring gawin na natin 3 years. In 3 years time, makapapaganda ko at mapapalaki ko ang bahay namin. Hindi man ganun. Or in 5 years time, magsisimula na kami mag-business ni Kuya Junie ng t-shirt printing. Yung tipong gano'n, you don't have to be in a hurry. Kasi naman yung pag-business, guys, if you're planning something for yourself, especially yung talagang malakihang pagbabago, you cannot do it over time. Not just a month. Or 6 months, eh, napapabago mo na yung bahay nyo doon. Of course, hindi pa nangyari yun. So you have to have yung mga short plan, mid plans, and long plans. Para maipasok mo na yung buhay mo, you have a flow. Meron kang guide, okay, habang nasa ibang bansa ka. Hindi tipong, ala, waldas ka na lang ng waldas na akala mo kung sino kang anak ng milyonaryo. So you have to know that, guys. You have to set a time frame on everything that you need
especially mga changes for your family, for yourself. Every Filipinos na OFW or overseas Filipino workers ay maaaring maging successful sa ibang bansa. Yung mga tips na shinare ko today is applicable ho yun para sa lahat. So kahit you belong to the lowest paid OFWs, ay maaaring mo pa rin gawin yung mga shinare kong tips sa inyo ngayon today. Okay? So sa lahat po ng mga Pilipino na nasa ibang bansa, nagpapakahirap para sa pamilya nila, para sa pagbabago ng kabuhayan nila sa Pilipinas, good luck po sa inyong lahat, and I wish all of you guys na someday all of you will become really successful, na hindi masayang yung taon, yung dekada ng buhay nyo, na malayo kayo sa magulang nyo, malayo kayo sa mga kapatid nyo, sa mga anak nyo, at nagtatrabaho kayo sa ibang bansa. Yun lang guys, have a nice day! God bless you all! Ciao for now! Finally, I'm really back, and ito, I'd like to say sorry po sa lahat po ng mga Filipino na nagsisend sa akin ng messages sa Facebook. Medyo I'm not really in a good mood kasi last week, and I just don't want to handle lang muna yung additional stress. Okay? Don't worry guys, I'm reading all of your messages in my Facebook account and even your comments on my YouTube channel. Thank you po, especially sa Facebook talaga. I know all of you are sending me messages in Facebook. Nababasa ko po yun. And thank you for still being there for me. Later I'm gonna make a video, a vlog for all of you guys. Watch out for that. I love you all!